Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Latest update po muli tayo sa bagyong Betty PH, no? May rainfall advisory po ngayon ang PAGASA at apektado po niya ng ilang bahagi po ng ating bansa, no? Light to moderate po with occasional heavy rainfalls, no? Apektado po niyan ang parte po ng Oriental Mindoro at ang Romblon. At magkukontinue po yan, no? Sa loob po ng 2 hanggang 3 oras. At yung update naman po natin sa lagay po ng bagyong si Betty, ganun pa rin po, no? Ang kanyang layo pa rin po ay 350 kilometers per hour pa rin po. Silangang bahagi pa rin po ng Northern Luzon. Tapos 300 kilometers naman po per hour, silangang bahagi pa rin po ng Basco Batanes. Kaya napapansin po ninyo, bandang Basco Batanes ay masama po ang panahon at may konting pag-ulan-ulan po. Tapos po yung hangin niya, ganun pa rin po, no? Taglay pa rin po niyan yung may lakas po na 150 kilometers per hour. Mabagal po yung pagbabago ng hangin, no? Yung bagyo po kasi hindi po agad-agad talaga nagbabago, no? 150 pa rin po yung kilometers per hour niya at malapit pa rin po sa sentro. At yung bugso po ng hangin niya umaabot na lang po ngayon, no, sa 185 po kilometers per hour. At yung kilos niya po, ganun pa rin po. Far northwest sa ward pa rin po Hilagang Kanluran sa bilis po na 10 kilometers na lamang po per hour. Sa ngayon po, no, ay wala pa rin pong pasok ang ilang bahagi po ng bansa, especially po, no, sa may storm signal number 1 and 2. Sa Ilocos Region po, sa Cagayan Valley, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula. At magkagayon man sa Metro Manila po, nakakaranas po tayo ngayon ng maulap na panahon na may konti pong pag-ulan at paghangin. Dala na rin po yan ng hanging habagat dahil kung mapapansin po ninyo, medyo palayo na po yung bagyo kahit mabagal po yung pagkilos niya, nararamdaman pa rin po natin kasi pasok po pa rin siya sa PAR, no, sa Philippine Area of Responsibility. Ina-expect po natin na abutin po ng Sabado bago po makaalis ng tuluyan itong bagyo. Pero ngayon po, no, maging I am ready pa rin po tayo sa mga posibilidad sa dahil po sa malakas na hangin, pwede po tayo mawala ng kuryente or masira po yung mga structure ng ating pamamahay. Kaya patuloy ko po yung i-update, no, sa latest update sa bagyong Betty. Kaya huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.